Valdez-Centric, buhay na ulit. Alyssa Valdez, tuloy ang double digits performance. Patuloy sa pag-arangkada sa puntos si Alyssa Valdez matapos ang kanilang unang panalo sa semis ng PVL kontra sa Army. Matapos ang 16 points nito sa Cherry Tigo, sinundan niya ito ng back-to-back double digit scoring laban sa Army. Last day of elimination kalaban ng Creamline ang Army at nakascore dito si Alyssa Valdez ng 15 points at another 18 points naman ang nagawa niya laban ulit sa Army. Muling nagbabalik ang pagka-Valdez-centric ni Gia Morado dahil sa mga huling laban nila, padami ng padami ang set counts nito kay Alyssa Valdez. Pero kasabay naman ang pag-arangkada ng puntos ni Alyssa, ganun din naman ang pagbaba ng porsyento nito sa attacks. 63 set counts ang naibigay kay Alyssa ni Gia at 17 lang ang na-convert nito into points. 26% lang ang conversion ratio nito sa kanyang mga attacks. Napakababa nito para sa number 1 spiker position. Kahit mataas ang naipuntos ni Alyssa sa Army, masasabi kong hindi ito magandang performance para sa kanya. Dahil una, number 7 sa blocking department ang Army based sa stats, pinakakulelat sa 7 kasaling teams ng PVL. Kahit na number 7 ang Army, kitang-kita sa performance ni Alyssa na bantay-sarado pa rin ito. Ilang beses nga itong na-block ni Villarreal. Pangalawa, number 5 sa receiving team ang Army pero nahirapan pa rin si Alyssa makapatay ng bola. Bantay-sarado ang cross-court ni Alyssa sa depensa ng Army. Madalas din ito napuputo ni Jovelyn Gonzaga sa down-the-line attack. Nakakapuntos nga lang si Alyssa sa mga off-hits, drop ball at pag hindi si Jovelyn ang nakapwesto sa down the line. Ayon sa pinapakita ng stats, hindi naman defensive team ang Army sa conference na ito. Pero hirap na hirap pa rin makapatay ng bola si Alyssa. Ilang beses ngang binabalik-balikan ni Gia si Alyssa pero lagi pa rin nacecheck ng Army ang mga palo nito. Unlike pag si Tots, ang naseseta ng bola, malaki ang porsyentong makakapuntos agad. Anyways, mukhang game plan na siguro ito ng Creamline dahil ganito rin ang nangyari sa nakaraang PVL Open Conference kung saan Valdez-centric mode si Gia at bumulusok ang performance ni Alyssa sa semis. Magandang game plan nga ito na buhayin na ang numero ni Alyssa dahil ngayong semis ay papasok na ang dalawang foreign club teams na galing sa Japan at Taiwan, ang Kobe Shinwa at King Wales at syempre, paniguradong babawi at mas babantayan ng ibang teams ang ilang mga players ng Creamline na nakapuntos ng malaki laban sa kanila, lalong-lalo na si Tots Carlos na patuloy ang MVP performance sa team. Mukha namang sang-ayon sa game plan ng Creamline ang pagbuhay kay Alyssa. Dahil ang susunod nilang kalaban ay ang PLDT. Sa kanilang first meeting, double-double performance ang kanyang nagawa with 13 points and 11 to 21 or 52% success rates in digging. Magandang momentum nga ito kay Alyssa dahil kung mauulit nito ang performance niya sa PLDT noong elimination round, malaki ang chance na madala niya ito sa kanilang next game laban sa Japan high school team na Kobe Shinwa na undefeated at champion sa PSL Invitational Conference last 2017. Pinangako pa naman ni Alyssa sa kanyang nakaraang interview na gusto niyang patunayan na ang Creamline ang the best club team sa Pilipinas na kayang-kaya nitong makipagsabayan sa ibang foreign teams ng ibang bansa.